kailangan dala mo yung kasalanan. Dala mo. Kaya pag ang tao mamatay ng makasalanan, pupunta siya sa impyerno, hindi siya makapasok sa langit. Oh, now, kailangan yung spiritual na kapanganakan. Kaya sabi sa John 3:3, maliban na ang tao ay maipanganak na muli, hindi siya makapasok sa langit. Kaya ibig lamang sabihin yan, pag nakaranas ka po ng spiritual na kapanganakan, pinatawad ng Diyos ang lahat ng kasalanan. Pinatawad. Ang hindi pinatawad, hindi po makapasok sa langit. So, paano ba patawarin ng Diyos ang kasalanan mo? Kaya ang tao po na makasalanan ay magsisi, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas sa kanyang buhay. Pag ginawa niya po yon, Romans chapter 10 verse 9, kung ipahayag ng iyong labi na si Jesus Panginoon manalig ng buong puso, maliligtas ka. Na-born again ka. Kaya makapasok ka po sa langit. Amen. Ito yung born again. Ang born again kasi kapatid, hindi yan siya reliyon eh. Ang born again requirements. Pangangailangan, kailangan. Ma-born again siya, kailangan ma-born again siya. Ako ma-born again ako. Kailangan ng lahat ng tao yung born again para po makapasok siya sa labi. Na, nagawa mo na ba yan? Na-experience mo na? Hindi pa. Ano ko sir, ano, naghahanap ako ng katotohanan. Okay. Galing din ako sir sa INC, kaya lang parang hindi pa ako comfortable. Okay, gusto mo bang ma-born again ka ngayon? Ibig sabihin, gusto mo bang magsisi manalig? Hindi magpalit ng reliyon, ha? Natural. Okay, iyuko mo yung ulo, pikit yung mata. Sumunod ka sa prayer ko, Panginoon. Sunod sa prayer, kapatid, Panginoon. Panginoon. Isa akong makasalanan. Isa akong makasalanan. At sa umagang ito. Sa umagang ito. Pinagsisihan ko po ito lahat. Pinagsisihan ko po ito lahat. At tinatanggap kita. At tinatanggap kita. Tagapagligtas. Tagapagligtas. Ng aking buhay. Ng aking buhay. Nananalig po ako sa iyo. Nananalig po ako sa iyo. Ng buong puso. Ng buong puso. Na ikaw ay namatay. Na ikaw ay namatay. Nilibing. At muling nabuhay. At muling nabuhay. Para sa aking kasalanan. Para sa aking salamat kasalanan. Salamat po. Salamat in po. Jesus name. In Jesus name. Amen. Amen. Ito yung araw ng iyong kapanganakang muli. Natupad yung John chapter 3 verse 3. Maliban lang tao ay may panganak na muli, hindi siya makakapasok sa langit. Yan ang mensahe ng Biblia. Hindi salamat po. Ang reliyon kasi, hindi yan siya pamamaraan para ang tao mapunta sa langit. Hindi po pamamaraan ng reliyon. Ang reliyon nagtuturo lamang. Ang reliyon nagtuturo ng tama, nagtuturo ng kamalian. Dalawa lang po ang reliyon. Oo. Ano yung dalawa na yun? Mali ang tama. Maling reliyon. Saka tamang, reliyon. Ay, doon tayo sa tamang. Ay, sa tamang reliyon. Kaya ang turo sa Biblia, hindi ang tao hindi maligtas dahil siya'y kaanib ng isang church. Ang tao ay maligtas dahil sa kanyang pananalig sa tagapagligtas. Sino po yun? Si Kristo. Amen. Kaya ang taong makasalanan, manalig kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Ngayon, kailangan mo ng church para ikaw ay pakainin ng church, pakainin ng spiritual. Kasi ang church yan po yung nagtuturo. Ay dalawa lamang ang nagtuturo na grupo. Nagtuturo ng tama, nagtuturo ng kamalian. E doon ka po sa tamang nagtuturo. Para po maintindihan mo, maunawaan mo po ang kaligtasan. Kaibigan, hindi po ito, ano, akala ko to si brother, sino, hindi ko ito maabot ngayon eh. Hindi ko siya makita ngayong araw. Naglalakad po ako, nag-iisip ako ng mga versikulo na mamimemorize ko, maalala ko. And then, nakita tayo. Walang accident sa Diyos eh. Plano ng Diyos lahat. Plano ng Diyos sa umagang ito na makita tayo ni Brother Sinon, babahagi ko sa iyo. Kaya Brother Hernais, hindi huwag mo kalimutan itong araw. Ito yung araw ng iyong kapanganakang muli. Spiritual birth to. November 22. Oo. Kaya dalawang bisis, ipinanganak isang bisis lamang mamamatay. Physical na kamatayan po yun. Hindi ka na makaranas ng kamatayan sa impyerno. Kasi kung hindi mo tinanggap si Kristo, wala kang spiritual birth, mamamatay ka sa dagat-dagat ang ako. Ibig sabihin, itatapot ka. Isang bisis ipinanganak, dalawang bisis mamamatay. Physical na kamatayan, itatapon pa ang tao doon sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. Kaya dalawang bisis ka na ipinanganak, spiritual and then physical. Kaya, sigurado ka sa langit. Ngayon, kung gusto mo yung makakilala ka pa ng lubusan, kung malapit ka lang dito, mayroon akong mission dyan.